Hi guys, welcome back again to my channel. Sa video ngayon guys is I will be trying out a product na hindi ko pa na-try before. So, siguro guys, sa mga next videos ko is magta-try ako ng mga products na yung affordable products. Sure, affordable products kasi yun lang naman yung kaya natin bilhin for today kasi nga medyo crisis ang buhay guys. So, gusto ko din makatulong dun sa mga, alam nyo na na meron pa rin mga bumibili ng mga local products o mga affordable products, lalo na yung mga teenagers o yung mga bagong tubo. Kasi nga, diba, walang allowance yung iba kasi nasa bahay lang. So, kapag may allowance ka, makakabili ka talaga ng ano, gusto mo bilhin. But, for now, try ako ng products na hindi ko pa na-try before, makeup products guys ha. And then, isi-share ko sa inyo yung thoughts ko or yung opinion ko about these products. So, parang review na rin guys. Para, gusto ko din kasi makatulong sa iba, lalo na yung mga naghahanap ng affordable or local products, diba? Na magiging hiyang sa skin nila kasi iba-iba yung skin type natin guys. So, kung ano yung hiyang sa akin guys, posibleng hindi maging hiyang sa inyo or maging hiyang sa inyo. Depende kasi yan sa skin type, guys. Pagpasensya nyo na, guys, medyo maingay sa labas. Yung oras ngayon, guys, is 12:32 na dito sa amin. So, maingay talaga sa labas. Merong mga bata. So, sorry naman. So, yun nga. Sa mga next videos ko, I'll be trying products. I-full face siguro, guys. Magta-try out ko ng mga products para di makatulong sa inyo, diba? Dun sa mga naganap. Lalo na yung mga kabataan natin ngayon na wala pa masyadong, wala pang trabaho, hindi pa makabili ng mamahaling makeup. Ako din naman guys, may trabaho ako pero hindi ako bumibili ng mga mamahaling. Well, anyways, ang dami ng satsat. For today's video, for today's look guys is I will be trying a foundation. Sobrang mura ng foundation na to guys. Ito yung Ever Belena. So, this one. Ito siya guys. Ganito yung itsura niya. Nandito yung ano, yung pangalan niya. So, this is the Ever Belena Pro Flawless Finish Foundation. It is 30ml. So, ito siya. So, first time ko siyang i-try. Yung na-try ko na talaga na Ever Belena na foundation, guys, na sobrang ganda at sobrang mura. Siguro yung iba alam na to. This is the Ever Belena na All Day Liquid Foundation, guys. Sobrang ganda nito, guys. Yung shade ko dito, guys, is Oriental. So, kung ka-skin type kita, use the Oriental, guys. This one is Oriental din ang shade nito, guys. Ay, manok pa more, guys. Ang daming manok. Oh my God. Hindi ako naka-foundation guys ha. So, nagkilay lang ako. Yung ginamit kong pangkilay is again yung ZB Essentials na brow soap and then powder lang. So, ito siya. And then yung lashes ko, nagmascara ako guys. Isang mascara lang yung ginamit ko dito guys. Pero parang naka-lash lift ako. Tingnan nyo. Diba? Ang ano na ang lashes ko. And then, hindi ako naka-foundation. Naglagay lang ako ng moisturizer. And then, meron akong tinatry na product guys. Before, ano, matulog. Parang night routine, yung ganun. And then, for everyday routine said, before ako naglalagay ng makeup, may nilalagay ako, guys. So, isi-share ko sa inyo soon. Tingnan nyo, parang nag-glow yung skin ko. Kasi, pag palagi ako nang may makeup, guys, maraming mga pimples. Yung maliliit na pimples, yung parang lumalabas ba? So, tingnan nyo, meron ako mga ganito, yung sa chicken pox ko before. Ito, hindi na ito mawawala, guys. So, basta tingnan nyo, ang ano ng skin ko ngayon. Tingnan ko muna yung claims sa Ever Belena na Pro Flawless Finish Foundation. Nakalagay dito guys is long lasting liquid foundation that dries faster than the ordinary foundation, leaving a soft natural finish without flaking effects. Sorry, without flaking daw guys. Enriched with vitamin E that helps maintain natural skin moisture, easily covers dark circles, redness and minor skin imperfections. This unique foundation creates instant affinity with the skin that makes it light on the slow and stay fresh looking at it imparts glowing skin all day. Comes in frosted glass bottle with pump for ultimate control. So nandito na yung mga ingredients sa box. Well, hindi sa ano. Parang mga expiration. Manufacture date. Maganda siya guys kasi nandito yung manufacture date niya sa ilalim. So, malalaman mo kung bakit manufacture date May 2019. Hindi pa ba ito expired? Pagong bili ko to guys. Ito naman is wala siyang masyadong claims. Buildable formula helps even out skin tone and conceals blemishes while providing hydration without a greasy feel. Shake well before using. So, let's try. So, unahin ko muna itong Ever Belena na All Day Foundation dito sa kabila and then this one dito sa kabila para malaman natin yung difference guys. So, sa pagblend ng foundation guys, gagamitin ko is brush para sa dalawang foundation para patas ang laban. So, gagamitin ko yung Unclutz na blending brush, foundation brush. So, para patas ang labanan. Char. So, unahin ko is the All Day Foundation. So, kapag naglalagay ako guys, spread ko muna siya sa face ko. Again guys, naglagay na ako ng moisturizer. So, dito lang sa kabila. I-try natin. So, ganyan.
So, Unclutch brush. Blend natin. Ang ingay talaga. Ang ingay. Kaya hindi ako masyadong nag-film pag umaga, guys. Kasi nga, ang daming... Ano... Tingnan nyo, guys. Ganito yung coverage niya. Para ano siya, yung all day foundation ng Maybelline na is medium to full coverage siya sa akin, ha? Para sa akin. So, pag gusto mo ng full coverage, lagyan ko pa siya ng... Pero para nang ang full coverage to, guys. Tingnan nyo, isang layer pa nga to. Mas maganda talaga kapag brush yung gamitin mo kapag gusto mo ng medium to full coverage, guys, kaysa yung sponge, kasi nga mas hindi kasi sinisipsip yung product. Kita niyo yung kaibahan ng skin po kapag may foundation, guys. Iba talaga nagagawa ng foundation. Yan niyo. Diba kanina parang nakita pa yung mga na yun, yung butoy-butoy ba? Sabi sa'yo, ano, matagalog lang. Basta yung parang may maliliit na pimples na natin. Tingnan nyo. Kita nyo yung kaibahan, guys. Diba? Yung shade niya is match lang talaga siya sa ano, sa liip ko, guys. Ayan. Yun yung itsura niya. Tingnan natin, guys, kung mamaya kung ano yung madaling mag-oil up sa akin, ha. Yung dito yung Pro Matte or itong All Day Foundation. Kapag may nakita kayong parang flaking something or yung nagbabumps-bumps, gumamit lang kayo ng sponge, dump sponge, tapos i-ano nyo lang, press, i-dump nyo lang sa skin nyo, ganun, para ma-even out yung foundation. Then sa kabila is gagamitin na natin yung Pro Matte, Pro Flawless Finish Foundation, this one. So ngayon wala siyang pump, ay may pump pala. Pala yung ganun-ganun ba? Pump pala siya, guys. Same lang pala sila. Iba lang yung packaging. Iba yung packaging nila, ito is. Pero mas handy to, guys, kasi hindi siya nababasag. Lalo na pag magta-travel. So, try natin to. Shake well before using. So, shake. So, lalagay lang ka dito. Alo. Hindi siya mapump to. Yun lang. Labas, besh. Di siya magawas. Ano ba ito? Wala, di siya magawas. Di siya magawas. Laman siya. Isa, guys, ha? Gawas. Yun lang, ang tagal niyang lumabas. Bakit? Wala. Sira ba ito? Ipaningot na. Pinagpawisan na ako, ha? Kahit malamig na kaswater, ako kasi malamig. Pero pinagpawisan ako dito, guys. Ay, ayun. May lumabas na. Pakita ko nga sa'yo yung difference ng shade. Kukuha ko na magpalit na pump. Dito. Ah, okay. Tingnan nyo yung ano. Yung oriental ng All Day Foundation is ganito siya. Yung shade. Mas dark siya kaysa dito sa Pro Flawless. Tingnan nyo. Mas lighter ito. Tsaka parang pink yung undertone niya, guys. Alam niyo yun sa make as a foundation, merong pink undertone and then may yellow undertone. So yung oriental ng All Day Foundation is yellow undertone. Yung sa Pro Flawless is parang pink undertone. Hindi ko maano sa camera, ha, pero tingnan niyo. Kita niyo ba? Kita niyo ba yung difference ng shade? Pero puro sila oriental, guys. So let's see. Gagamit muna ako ng brush. So spread ko muna siya. Yung itong kabila, guys, is napaka-lightweight lang yan. Hindi siya medyo mabigat sa feeling na foundation. Kaya gustong-gusto ko itong foundation na to. So, try natin itong isa. Ganito ko maglagay ng may amoy siya do. Mabango. Walang amoy yung All Day Foundation. Ito is meron siyang amoy. Para siya yung shampoo ng sa Watsons, yung white na vanilla. Basta yung shampoo. Parang ganun yung amoy. So, ganito ako maglagay ng foundation, guys, kasi mas na-even out siya. Tingnan natin kung buildable ba din to. Yung dito, guys, is isang pump or isang ano lang, pahid. Dito is tingnan natin. Pero maganda na yung coverage dito, ha. Iba talaga dito, guys, kisa dito. Ano, yung dito is yung isang pahid ko is okay lang siya, pang parang ano lang, pang natural na
ano, hindi siya full coverage for mid, para sa akin guys, hindi siya medium coverage para sa akin. Kapag isang ano lang. Iba pa rin talaga dito guys. Tingnan nyo yung dito. Meron pa talaga oh. Kita nyo? Yung dito talaga is parang nawala lang. Nawala na parang bula. Pero nandito pa rin yung buho. So, tingnan nyo. Mas maganda pa rin dito. Kasi dito. So, may natira pa. Lagay ko ulit. Magdadalawang layer ako guys. Tingnan natin. Kung makuha niya yung coverage dito sa kabila. Kasi mas maganda talaga dito. So, dalawang layer na to guys ha. Hindi ko alam kung matutuwa ako. My God. Iba talaga yung shade. Dito is yellow. And yellow talaga sa paningin ko. Dito kay parang pink yung mukha ko guys. Yan lang. Yan lang ang napansin ko guys ha. Yung Pro Flawless is pink undertone. And then dito sa kabila is yung All Day Foundation is yellow undertone. Perfect. Kung morena ka guys, mas... Kung morena ka, mas bet ko napiliin mo yung yellow undertone kaysa pink undertone. Tingnan natin mamaya kung yung may flash sa camera guys. Kung ano yung... Talago. Pero maganda naman siya. Pang everyday. Pero kapag... Pang gusto mo nang mag... Photoshoot yan. Dito na lang guys. Kaysa dito. Pero tingnan natin mamaya guys. Alin ang mas unang mag oil up. Pero hindi siya hindi pa to oily guys. Para lang talaga may glow sa ano, yung skin ko baka dun sa moisturizer na nilagay ko. Biniblend-blend ko lang siya guys. Para makuha ko yung ito ba, coverage. Same sa kabila. Iba talaga siya do. Tingnan nyo lumabas. Kita nyo ba? Lumabas na naman yung mga, ganito guys, yung maliliit na ano ba, butoy-butoy. Ganito yung lumalabas sa skin ko. Tingnan nyo, meron pa siya. Dito wala. Yan. Ganda talaga dito. Magko-contour na lang ako, no? So, gamitin kong contour is yung sister company ng Everbelena. For the contour, I will be using the Caroline Contour Stick. Ito, sobrang ganda. Better than basic. So, konti lang. Tingnan natin kung hindi ba dili makan ang foundation ba? Dili ma... Sitawag. Hirap talaga mag-Tagalog, guys. Alam niyo ba yung mag-TikTok ko? Mag-live ako sa TikTok. Nag-Tagalog ako, guys. Tapos, may nagsabi dun ba? May nag-comment na, nahirad yun ni mga Bisaya. Basta mag-Tagalog kay gahi kaayo. Gahi, jubi to. Okay lang yan. Kahit matigas yung Tagalog natin. Basta naiintindihan nila. Kasi hindi nila maintindihan, di ba? So, gagamitin kong pang-blend sa contour is brush. Tingnan natin kung hindi ba masira yung foundation. Hindi siya madala. So, konti lang yung contour. Simplihan lang natin, guys, ha? Sure, simplihan. Diba, ang ganda ng contour natin, guys. So, next is dito. Yung dito talaga, uy. Look. Bakit parang ang mas maganda yung pag-blend dito? So, iba talaga nagagawa ng contour dyan. Nini dyan. Contour natin yung isa. Contour natin dito. This one is from iEssentials, from Antutz Brushes. Is it? So, yan. So, maglalagay na ako ng powder, guys. And then, I will do the rest of my face. Lalagay ako ng eyeshadow ulit dito sa lower lashes, sa lower lash line, and then lipstick, blush, and then I'll be back. Ang gagamitan ko palang powder na pang-bake or pang-set, guys, is the Nichido Final Powder in shade Creamy Glow. So, i-apply ko lang siya sa all over my face. And then, balikan ko kayo.
itsura ng foundation natin, guys. Nag-lipstick na ako, nag-lens. So, ginawa ko na yung ibang makeup ko, the rest of my face. And then, ang ganda niya, guys. So, parang hindi mo malaman ba kung saan yung all day at saka yung proof flawless. Ganda siya. Pero, update ko kayo mamaya, guys, ha. So, ipapakita ko sa inyo sa natural lighting. Ipapakita ko mga... Siguro, update ko kayo every hour or every 2 hours or... Depende. So, see ya! This side, guys, is ito yung Pro Flawless foundation, and this one is the all day foundation. So wala tayong flash, wala tayong ring light. So ito, guys, so ito siya in natural lighting. So ang ganda niya, guys. Parang okay lang, di ba? Ganda din siya. Pero ano pa naman, wala pang 1 hour. So tingnan natin mamaya kung mag-oil up, alin ang mag-oil up ng mabilis. So this one or this one. So ito is the all day foundation, and this one is the Pro Flawless foundation. So sobrang ganda niya on natural lighting, guys. Diba? Parang walang pinagkaiba. Diba? Ang ganda ng pagkakaano ng blend ng contour. This one. Ayun guys, sa labas, guys. So, nasa labas ako para ma-check natin kung maganda ba yung foundation. Sobrang ganda. Parang ano lang. Pareho lang, diba? So, wala pa isang oras, guys, ha. This... So, time check, it is now 1:58 PM. So, tingnan natin mamaya mga after 5 hours kung ano mayayari. So, matitiktok muna tayo. So, balikan ko kayo mamaya. So, time check, guys. 4:43 na ng hapon. So, nakaano ko kasi naglalaro kami na mga Zogi. Hi, Zogi. So, ito na yung foundation. Medyo, okay, nag-oil na siya. Pero, di masyado. Parang ano lang. Parang yung healthy na oil char. Yung ano lang, glow char. Pero, anong kita nyo na, yung highlighter ito, guys, hindi ito oil, ha? So, okay pa siya. Makarampa pa. So, this is the Pro Flawless, and this one is the All Day Foundation. So, okay pa siya, guys. Carry boom boom. Carry pa. Nag-TikTok na ako, guys. Naka-upload na ako sa TikTok. Sumayaw na ako sa TikTok, ha? Pero, okay pa rin yung makeup natin. So, balikan ko kayo mga sarap na blot. Hindi ako nag-wipe ng tissue or anything. Nahayaan ko lang siya, guys. Para makita talaga natin mamaya. May ingay sa labas. So, bye! Ay. So, yeah. Balikan ko kayo later. Guys, di ba sabi ko mag-update ako 7 PM pero 8:11 na ng gabi. Kasi hinintay ko na tumahimik din sa labas. Pero, grabe yung energy ng mga bata sa labas, guys. Anong oras? So, baka kapag hinintay ko mag-11 na or tagal kasi nilang matulog dito, guys, yung mga bata. But anyways, ito na yung naging itsura ng foundation on my face. This side is the Pro Flawless, and this one is the All Day Foundation. So, about sa pag-oil is parang same lang. Hindi ako nag-blot. Wala akong blotting paper, so tissue lang. So, namuo na yung dito sa gilid-gilid ng nose ko, guys. Namuo na siya. Kitang-kita na yung foundation, pero guys, ano guys, ha, yung skin ko is combination siya ng dry skin at oily skin. So, yung nag-oil up talaga sa akin masyado is itong T-zone dito sa noo, and then dito lang. Mas unang nag-oil dito, guys, pero hindi masyadong oily. Kaya siguro hindi, ano, the rest of my face is sobrang dry. Kaya nagmo-moisturizer ako everyday, guys, kasi sobrang dry ng face ko. And then, so, yun nga, hindi siya masyadong nag-oil sa akin, guys, ha. Highlighter ito lang. Hindi ako nag-retouch. So, tingnan natin kung carry boom boom pa din kung ipa-blot ko siya ng tissue. Kasi wala akong blotting paper. So, parang carry pa rin siya. Overall lang. Pero yung coverage, guys, is mas bet ko pa rin dito yung all day foundation. Kasi tingnan nyo. Meron namumuo na naman dito, guys. O, tingnan nyo yung mga butoy-butoy, wo. Kita talaga siya dito. Dito is wala yung ano lang, mole ko. Pero, kita niyo ba? Zoom ko. Ito pa, guys. Ang maliliit. Itong maliliit na mga, mas makita siya dito, guys, sa kabila. So, kumpara dito, yung all day, mas maganda talaga yung coverage nito, guys. Pero kung everyday lang na makeup, guys, ay, pasok na to. Pero kapag oily skin ka, I guess, mas madaling mag-oil up talaga sa inyo yung BB foundation. Pero ako kasi is combination nga ng dry skin at oily skin. So, kaya siguro, ilang oras na ba? Diba dapat 5 hours pag 7 PM, so 6 hours na ang nakalipas. Ganito na yung itsura ng mukha ko. Carry pa rin. Pwede pa rin i-rampa kahit 6 hours na. Pero tatanggalin ko na siya, guys, kasi
wala lang, sobrang late, nakakain pa ako, hindi, wala pa akong kain ha. So kapag binat ko siya ng tissue or winawet ko siya ng tissue, is parang okay na siya ulit. Tingnan yung gondo. Diba? Pero na. For 99 pesos. 99 lang siya ngayon guys sa... Saan ko ba ito nabili? Sa Robinsons. Doon ko nabili yung foundation na Pro Flawless. Kasi 99 pesos nag-sale talaga. Maraming sale guys. Halos ano. Baka mag-full face ako ng Avervilena or Caroline. Diba? Sister company lang yan. So try natin next time. Diba? Ganda na siya. Namulang yung dito sa gilid ng nose. Pero okay na. Overall guys is okay siya. Pasok siya sa akin for yung Pro Flawless is okay pa, okay siya for natural or for everyday makeup na parang kung gusto mo yung light lang, yung ayaw mo ng medyo full coverage. Pero kung gusto mo yung coverage, marami kang tatakpan sa mukha mo, go ka na lang sa all day foundation kaysa dun sa Pro Flawless. Kasi sobrang ano lang nun. Ano yun? Hindi siya aabot sa full coverage. Alam mo yun. Diba kanina, nakadalawang patong ako ng foundation dito para mahabol ko yung coverage sa kabila. So, yun lang. For yung oil, pag oil up is same lang sila sa akin. Yung coverage lang talaga. And then, oo, yun lang. Yun lang yung ano ko. Pero depende guys ha, sa skin type. Yung ginamit ko pang bake lang is yung Nichido. Yun lang, para pantay ang laban. Hindi ako na concealer para kita talaga yung kita ang katag. I hope nakatulong yung video ko today. Sa mga naghahanap ng murang foundation, affordable, and local na foundation, lalo na sa mga kabataan na naghahanap, diba? Hindi pa makakabili ng mga mamahaling foundation. So, why not magsimula muna kayo sa basic? Kasi yung iba yan, napapractice pa din naman. So, try kayo nung mga mura lang muna. Huwag muna dun sa... Pero kung kaya nyo naman bumili ng mamahaling, diba? Go. Ako hindi ko din kaya yung mga mahal. So, go muna ako sa mga mumurahin. So that's it guys. Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos para updated kayo sa mga latest videos. So thank you so much. Bye!